Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out about 9 o'clock, the landowner saw others standing idle in the marketplace. And he said to them, "You two go into my vineyard, and I will give you what is just." So they went off. And he went out again around noon, and around 3 o'clock, and did likewise. Going out about 5 o'clock, the landowner found others standing around and said to them, "Why do you stand here idle all day?" They answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You too go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, "Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought that they could receive more. But each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "This last one's work only 1 hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat." And he said to one of them in reply, "My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous? Thus the last will be the first, and the first will be the last." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear sisters and brothers in Christ. Good afternoon. Narinig po natin yung parabola ng manggagawa. Nasa kwento, yung nagtrabaho ng isang oras, kaparehas lang na nagtrabaho ng buong maghapon. So, kaya yun, medyo may disagreement sila sa nagpapagawa. Parang itong nagtrabaho ng simula ng umaga, para sa kanya, unfair ang nangyari. Pero tingnan natin yung historical background. Pag pumunta kayo sa Old City of Jerusalem, facing Damascus, makikita nyo doon ang mga manggagawa. Bawat manggagawa may dalang karatula. Tubero, karpentero, at kung anong field ng trabaho nila. At doon kumukuha yung mga tao na magtatrabaho, na nangangailangan. Siguro kukumo naman sa atin, at the first glance, kukunin natin yung sa tingin natin matibay, malakas, bata pa. Kaya usually yun ang nakukuhang una. Pero yung mga nahuhuli, yun na yun ang parang sa tingin ng tao, yung bias na tingin ng tao. Diba? Aminin na tatay na bias tayo. Kahit gusto pa natin na patas ang lahat, hindi po patas talaga ang lahat. Sa totoo lang. Kahit ang lipunan natin, hindi patas. Kahit sabihin pa natin, equal yung
opportunity na ibinibigay sa atin. Hindi. Sa trabaho. Kapag nagtapos ka sa pinakamataas at sikat na paaralan, for sure, hire ka kaagad. Pero pag nagtapos ka sa hindi nga kilalang paaralan, maiiwan ka. And another trend ngayon sa mga nakausap ko, tinatanong pa ngayon kung single ka. Pero may follow-up, may anak ka ba? Pag single parent ka, dihado ka na rin. Kapag ang requirement is single. That's the reality on us. That's the reality in our society. We claim for fairness and equality, but yet there is a system of inequality in us. Pero ano ang disposition ng landowner, ng may-ari? Pareho ang ibinayad niya. Bakit kaya pareho? Una-una, titingnan natin the disposition ng nagtiyaga. Simula ng madaling araw, naghihintay ng maghapon, alas 5, isang oras na lang, pero he never give up. Tingnan niyo ang biyaya ng Diyos sa mga tao na hindi nag-give up. Equal. Basagi natin ang society na nagsasabi na madaling mag-give up, lalong-lalo na minsan sa buhay ng tao. Minsan naging bahagi na ng buhay ng tao yung madaling sumuko sa buhay. The gospel is telling us, don't give up on your life. There is a time for you. May biyaya ang Diyos sa'yo. That's the first point. Don't give up on anything dahil parehas ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Pangalawa, titingnan natin, bakit kaya nagre-reklamo ito? Kasi feeling niya entitled siya. Pero ang disposisyon ng landowner ay parang disposisyon ng mga nanay. Sino ang mga nanay dito? O yan, marami. Aminin niyo na mga nanay na may paborito kayong anak. Paborito nila ang anak? Hindi dahilan sa special nila yon. Nagiging paborito nila ang anak. Dahilan yun ang tao na mas nangangailangan. Di ba? Kaya nga pati ang simbahan, sinasabi natin, the church is the Holy Mother Church. Sa social teaching of the church, ang simbahan ay isang ina, na kapag ang ina ay naghati-hati sa mga anak, nakadepende sa pangangailangan. Diba? Yung mas nangangailangan ng alalay, yun ang palaging inaalalayan. And that is justice.
nakadepende sa pangangailangan. And that is justice. Yun ang simbahan natin. Kaya makikita nyo ang simbahan. Bakit ang simbahan nakikialam sa lipunan? Bakit ang simbahan ipinaglalaban itong mga mahihirap? They are the member of the church who is voiceless. As a mother, you need to protect the weak. Tamang-tama, next week, on Monday, we will start the season of creation in our diocese. There is a caravan kasama yung image ni St. Francis de Assisi, the patronage. And the theme is, let justice and peace flow. Sana tingnan natin sa buhay natin, sa sistema natin, kung paano natin pinipigilan ang hustisya at kapayapaan para dumaloy. Isa nito na nagpipigil ay yung tinatawag natin na cultural superiority. Even Cardinal Tagle said this. Ito yung mga sabagal sa simbahan, sa pagbaklay, sa paglakbay natin na sama-sama. But I think itong culture of superiority, nandito ito sa lipunan natin. Ano ito? Basic ito, kaya minsan kulang ng mga tao ang nagsasalita kahit may mali. Bakit? Yung mga nasa posisyon, ayaw nilang pinagsasabihan sila pag may mali sila. Akala nila, sila ang tama palagi. Akala nila Diyos na sila, hindi na nagkakamali. Kaya minsan, kapag nagsalita ka na alam mo na tama, anong sasabihin sa'yo? Hahanapin ko rin yung mali mo. Hihintayin kita. Kaya minsan, nananahimik na lang ang tao. Itong sistema na to, ito yung naghahadlang para yung justice and peace patuloy na dumaloy sa atin. According to Amos. Ito rin yun naman ang nangyayari. Kahit alam na mali, tikom ang bibig because of the culture of cultural superiority. Ako ang magaling. Ako ang matibay. Ako ang leader nyo. But my dear friends, and societal situation and even in the church, we cannot be a church without the other members. We cannot be called society without the other members. We are being called society because of each one of us. We are called church because of every one of us. Yun ang ating tandaan. And we must listen and we must dialogue one another. And we must open on God. We must discern what is truly for God. I think this landowner is a God who set us the example of being the person who is in power, able to see the need of everyone, most especially the weak and the vulnerable, able to see what need to be done. Kasi pabalik-balik nga siya dun sa lugar. Ito yung mga tao na may concern. Kapag ang isang tao, binabalik-balikan ka, ibig sabihin mahalaga ka.
really show the care. Ang Diyos, binabalik-balikan tayo. Paulit-ulit tayo nagkakamali. Paulit-ulit tayo nagtatalikod. Paulit-ulit din tayong binabalikan. Hindi nagsasawa. For one reason, mahal tayo ng Diyos. At ginawa tayo nakawangis niya. Mabuting tao po tayo. Sabihin niyo sa mga katabi niyo, mabuting tao po kayo. Diba ang sarap pakinggan? Dahil sa totoo lang, mabubuting tao po tayo. Kung mabubuting tao tayo ang hamon, gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng ayon sa Diyos. And God will bless us. The Father, the Son, the Holy Spirit.